Alright, so pagkatapos lang natin mag-setup ng operating system natin. Oh, by the way, welcome to Tech Series, no? So, ito yung karugtong nung how to install Windows 10. Medyo nagka-problem lang tayo sa recording kanina. Nag-overheat yung phone. Sayang, ang ganda na sana eh. But anyway, for example, meron tayong tatlong storage, no? Isa para sa OS, isa para sa mga files, no? Or media files like movies, applications. Pwede na store, pinaka-basic storage. Tapos may pangatlo, pwede yun yung mag-serve as backup, no? Then meron tayong external, may tatlo tayong external. Pero hindi muna siya nakakonnect ngayon. And since ang nakasetup lang, pakita ko sa inyo. Setup lang is yung isa, yung pinaka, yung SSD natin, no? Dito nakalagay yung operating system. Which is, kapag in-open yung computer, dyan siya magbo-boot. Okay. Paasa na yung dalawa, nawawala, no? Tuturo ko sa inyo, madali lang. So, pindutin nyo yung, open nyo yung Windows Explorer o yung folder na icon. Kung hindi nyo makita, click nyo yung Start. Tapos, hanapin nyo yung File Explorer. So, pag nag-open yung window, click nyo yung This PC, then right-click, tapos Manage. So, open nyo yung Manage, then go to Disk Management, double-click nyo siya. Ayan. So, mag-a-appear ngayon yung mga storage na nakakonect sa motherboard or sa computer. So, itong dalawa, hindi pa siya allocated. So, makikita natin, nandito yung 2 terabytes natin and 1 terabyte. Ayan. Then, ito yung info niya regarding sa ano natin, sa SSD. Ayan. So, siya yung letter C. So, ang gagawin natin, it's up to you kung, halimbawa, ganito din yung setup ninyo, kung alin yung mas uunahin nyo. No? So, for me, itong 2 terabytes muna kasi ito yung magiging primary storage ko para sa recording, sa mga footage ng action cam natin kapag nagda-drive, ganun din sa games and other stuff. Right? So click natin yung dito sa location na to. Then click new simple volume. Then next. So pwede nyo siyang i-partition sa part na to. Gagawa na lang tayo ng ibang video regarding on how to compute or sabagay madali lang naman siya, no? But for now, hindi mo natin siya gagalawin. Isang buo siya na 2 terabytes. Pero makikita ninyo may bawas na siya, no? So, ano na lang siya, 1.9. Click natin yung next. Ayan. Dito sa step na to, pwede kayong mamili ng letter. But I suggest na kung ano yung default na lang, no? And this time, letter D. So, siya yung local disk D. Okay? So, click natin yung next. Here, wala na kayong babaguhin. Click nyo lang yung next. Then, finish. So, hintayin nyo lang siyang mag-initialize. Format niya yung hard disk. Ayan. So, lumabas na siya dito sa Windows Explorer natin. New volume D. Ayan. So, for the last one, ulitin natin, click natin, right click, then new simple volume. Then click next. So 1 terabyte siya, 953,000 yung value. Click natin yung next. Siya naman ngayon yung letter E. So kung nakuha niya na yung C tsaka D, hindi mag-a-appear dito. So siya na yung letter E. So, kung letter E siya, tapos nag-connect pa kayo ng, halimbawa, external, next letter na yon kasunod. No? So, bagay, automatic na siyang ma-assign kasi plug and play naman yan. Pero kung maglalagay kayo ng hard disk, na internal hard disk, no? So, kailangan nyo siyang i-set up. So, click natin yung next. Then, next again. Then, finish. Alright, so
nandito na ngayon yung ano, yung kumpleto na yung storage natin, C, D, and E. So pwede nyo siyang palitan ng label. For example, click nyo, isang click lang, tapos either press nyo yung F2 sa keyboard or right click, then select rename. Ayan. Pwede natin palitan para hindi confusing. So it's up to you kung ano ipapangalan mo. Depende na sa'yo kung anong preference mo. So I hope nakatulong ito. So next time kapag may binili kayong hard disk or nag-erase kayo, no, katulad nung dun sa setup ng operating system for fresh installment, no, huwag kayo mag-alala, hindi siya nawala or hindi siya na-corrupt. You need to set up again the hard disk kapag ganun yung proseso yung ginawa niyo. So I hope nakatulong ito sa inyo, and see you again on our next video. Bye-bye.